Ikalabing-dalawang kabanata. Pinuhusan ng pabango si Jesus. Anim na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betania, kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naghanda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. Si Martha ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. At humalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, "Isang taon na sweldo ang halaga ng pabangong iyan. Bakit hindi na lang iyan ipinagbili at ibigay sa mahihirap ang pera?" Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Pero sinabi ni Jesus, "Hayaan mo siya. Ibinuhos niya ito sa katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Lagi niyong makakasama ang mga mahihirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama." Yung siya sa kanya, totoo. So, wala akong balak na magpunta dito para mag-print sana. Gusto ko lang sa magpala ang pangalan ng iba at pakapagpahinga. Pero dahil nagsabi siya na ako po yung pangalan, hindi ko po tinanggihan. Dahil minsan, sa mga panahon na liaya ko siya, na maging katuwang sa aking mga gawain doon sa kubaw, sa bundok, na hindi na natin siya tumanggi. So, yun ay aking tinanggap. Sa aking mga reflection po ng mga mensahe, ito yung aking napili na pare kong ibahagi sa inyo ngayon umaga ito. Ang mga taga Manila siguro ngayon ay nabahala muli dahil biglang pumaas na naman yung bilang ano, ng COVID. Nag-isip pa kami na maring inibok sa mga ticket, baka mamayang gabi para kasi bukas, so, maganda kasi pag mga balik kami sa Manila, tupa, medyo baka hindi pa kami maharap ng mayiging kung ano man yung mga restrictions. Pero yan po yung ating isali po sa panalangin. So, sa napagkit ko po, maaaring naglala dahil lalo na sa atin ang mga Kristiyano, palagulit na pahinto yung gathering, yung mga panambahan. Dumaan kami po, humandong kami sa ilang buwan na talagang walang pagkikita sa mga kapatiran sa bundok. Oo, nakakatulong po yung live streaming, yung mga video po sa online, mga live worship ng ating mga kapatiran po na iglesia. Pero kumpara sa physical, pagkikipon talaga ng iglesia sa araw ng Panginoon na hindi po ito maaaring kapalit sa ating lingkuhan po na pananambahan. Yung parantili po ng COVID, sabi pa nga, ay aabot daw ng siguro aabot pa ng 5 taon bago tuluyang mawala daw itong COVID. So hindi natin alam kung ano yung mga kalooban po ng Panginoon sa hinaharap. Ayaw natin, gusto natin na lubusang mawala itong pandemyang ito. Ngunit ito po ay nanatili maging hanggang sa ngayon. Dahil yan po yung negatibo, ang default na response po natin, panalangin natin, Panginoon na ay mawaglit po ito, mawala po ito, matigil po ito. Dahil ayaw natin po yung mga negatibo, mga pangyayari sa buhay natin na maaaring nagpapahirap. Lalo na sa ating buhay, paglingkod ay manatili. Kung mayroon mo tayong gusto mo panatili sa buhay natin, yung mga magandang bagay. Yung mga bagay na maaaring sabihin po natin pagpala mula sa Panginoon. At doon ko i-connect yung ating passage ngayong umaga sa ating pangaral. Na nais ko rin na kayo ay ma-encourage, mapalakas po sa pamagitan po ng salita ng Panginoon sa pangaral po na ito. Na kung mayroon mang higit nating pagyabungin, higit nating pagyamanin, na common sa lahat,
ng mga mananampalataya ay itong ating devotion para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan po yung ating pamagat ng ating mensahe, devotion kay Kristo. Sa aking dating Bible school sa Cebu, narinig ko po yung aking kasabayan doon sa Bible school. Para daw mas trending, para daw mas maging accommodating sa mga kaibigan, mga Roman Catholic, ang ginawa niya sa kanyang outreach o sa mission na kanyang ginawa, ang pangalan pala na kanyang ginawa ay Chapel of Santo Cristo. Kasi daw, marami na mga St. John, St. Joseph. Para daw medyo interesting sa mga common mga Pilipino, at alam mo natin na karamihan po sa ating bansa ay mga Roman Catholic Church. Yan yung ginawang pangalan niya sa kanyang gawain. Mayroon din sila pista. Pero evangelical yun. Pista para kay Santo Cristo, hindi Santo Niño. Pero yun po'y ginawa niya. Maring hindi tayo sangayon para lang daw maabot yung karamihan. Maring may halong pag-manipulate ng kanyang gawain. Pero Panginoon po yung nakakalam. Wala naman silang larawan sa harap eh. Wala silang imahe. Cross lang ang nandun po sa simbolo sa harap. Pero ang santo nila si Kristo, hindi si kanino man. Hindi po ganun yung ibig ko sabihin na devotion kay Kristo na nakatuon lang po sa mga imahe, nakatuon lang po sa larawan. Napakaganda po yung ating inawit kanina, yung simula sa ating panambahan. Pati yung huli. Anong kanina yun? 1-1-3-1-1-3-1. Probidensya ng Panginoon, nabanggit yung pangalan ni Maria na dito rin sa ating passage. Hindi lang tayo nag-usap, di ba? Hindi rin kami nag-usap sa mga salaglit po sa ating pangalan yun. Cesar. So, hindi rin kami nag-usap. Pero probidensya ng Panginoon, ito yung pinaawit sa atin. Sa stanza 3, let me, like Mary, through the gloom, come with me. Come with a gift to thee. Tapos, show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Kasi ang mga kapatid, ang isa sa mga maling pamilya rin sa atin na dahilan kung tayo ay manatili at kung ating balikan yung mga Kristiyano noong unang panahon na pinanatili ng Panginoon, nag-persevere talaga, at masasabi natin na mayroong long-lasting na uri ng devotion, paglingkod kay Kristo, walang ibang dahilan na nagpapanatili sa kanila. Itong ebanghelyo natin pinanghawakan ng gaya po ng ating inawit. Na kailangan natin ma-refresh palagi ang ating isipan na wala nang patay sa libingan. Dahil siya po'y muling binuhay. At yan yung pinaka-context ng ating passage. Dahil ito po'y tagpo kung saan apat na araw ng patay si Lazaro at sa mga Hudyo. Crucial po yan sa pag-decide o sa pag-judge kung talagang patay na ba o hindi, paghahantong na sa apat na araw. Nangangamoy na nga si Lazaro eh. Pero, sa ginawa po ng ating Panginoon Jesus, sa kanyang pagpunta doon, pagbisita doon sa kanyang mahal na kaibigan, binuhay niya magmuli. At sa flow po ng sulat ni Juan, itong resurrection po ni Lazaro, ang siyang pinakasugdulan na mga himala o pinaka conclusion ng mga himala na ginawa po ng ating Panginoon Jesus. Palitindig po yung kanyang claim na siya nga ang Kristo, siya nga ang Mesiyas, siya nga ang Diyos, siya ang Panginoon sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Sa atin po na pamilyar po sa aklat ni Juan, mayroong pitong himala ang talagang pinangalanan ni Juan at hinighlight. At ito ngayong concluding na miracle ang ginawa ni Jesus, itong muling pagkabuhay ni Lazaro. Dito tinindig ni Jesus yung kanyang pag-aakin, I am the resurrection and the life. At kung yung pangpansin ng mga kapatid, doon sa verse 9 hanggang 10, itong passage na ating sinusundan, itong narrative na ito, tungkol kay Mary, kaugnay sa pagbuhay ni Jesus kay Lazaro, punong-puno po ito ng kalungkutan. Bakit? Sa verse 9 ng John 12, sabi dyan, nang malaman ng maraming mga Hudyo na
na siya ay naroon, sila ay pumunta hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila si Lazaro na muling binuhay mula sa mga patay. Ang verse 10, nakakamarap. Bakit? Ano itong puso ng mga tagapanguna ng mga tao po, ng mga huli, ng mga punong pare? Sabi dito sa verse 10, kaya pinanukala ng mga punong pare na kanilang patayin din si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya ay marami sa mga huli ang umalis at naniniwala kay Jesus. Grabe, no? Imbis na ito yung sukdulan na himala, tanda na ginawa ni Jesus sa pag-akit, sa pag-panawagan ng mga makasalanan ng mga Hudyo upang kilalanin siya bilang siya ang sugo ng Diyos, tagapagligtas, na natili po yung pagtanggi ng mga tao. Karamihan sa mga Hudyo ay tumaki, lumalaban, ayaw sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit pagitaan ko sila ng napakaraming tanda at pinaka-conclusion na tanda ni Jesus ay kanyang ginawa, andun pa rin yung puso na lumalaban, umayaw, at ayaw sa ating Panginoon Jesucristo. Sa akin, binasa po na passage sa verse 9 to 10. Hindi nyo makita po na hindi lang sila interested kay Jesus. Di ba? Interested sila na makita si Lazaro. Sino ba si Lazaro na muling binuhay mula sa mga patay? Ebidensya ito ng titulo na ilang kinesus na siya nga ang Panginoon ng buhay. Siya nga ang resurrection. Siya nga ang muling pagkabuhay. Siya nga ang buhay. At masdan niyo po, pati yung pinaka-excellent na evidence ay gusto pang burahin ng mga tao na mga hindi mananampalataya na lumalaban sa ating Panginoon Jesus upang tuluyan po na masira, maaaring mapahinto ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Yung ating passage po ay napalibutan po ng napaka- gloomy na uri po ng senaryo, gaya nga ng disposition po sa puso ng mga punong pare. Yes, religyoso, kasabay ng mga pariseo, nakasamang nagsisabwatan upang mapuksa si Jesus at ang kanyang gawain, di ba? Kasabay po ng madlang Hudyo ang lumalaban at ayaw sa ating Panginoon Jesus. Chapter 1 pa lang ng Juan, di ba? Inyo yung mabasa sa verse 11. Siya ay pumarito ang sabi ng kanyang sariling bayan. Sa kanyang sariling bayan. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Chapter 1 pa lang ng John. At onward sa mga chapters 3, 4, 5 hanggang matapos po yung bago sa may pako, andun po yung patuloy po na pag-ayaw ng mga tao kay Kristo. Siguro, hindi pa naman bago sa atin or bago pa natapos yung tinatawag na Pasko po ng mundo, pagkilala po sa kapanganakan ng ating Jesus. Pero kung ating tinan po yung buong kwento ng kanyang kapanganakan, ito po yung isa sa mga pinakamalungkot at pinaka sabi natin brutal na pangyayari kung paano kinikilala si Jesus yung kanyang unang pagparito sa lupa, ayaw ng sanlibutan sa kanya. Ang yet, mayroong isang senaryo o narating po dito na ating binasa, na ating gusto-gusto ko na pagkulay-kulayan mo natin, na kakaiba sa tono ng puso ng karamihan, ng punong pare, ng mga pariseo, ng napakaraming Hudyo na sila lumalaban kay Jesus, ayaw kay Jesus. Pero kung ating ibaling yung ating puso, kung ating ibaling po yung ating mga mata sa pinakita ni Maria, napakamalaking contrast sa puso po ng karamihang mga tao na umayaw sa atin ng Panginoon Jesus. At doon ko po, dalhin ko kayo sa ating pagbulay-bulay po ng salita ng Panginoon. At hindi ko alam kung anong oras kayo matapos. Sabi ni Pastor Joel, like 20-30 daw. So meron pa akong 14 minutes. 14? Hindi 40 ha. 14 minutes. Ang insight po na gusto kong ibahagi sa inyo, alinsunod sa ating pamagat kanina, ang nanatiling debosyon kay Jesus ay bunsod
ng pagkaunawa at karanasan ng Ebanghelyo. Ang panatili ng debosyon kay Jesus ay lungsod, tulak o motivated by our understanding and experience of the gospel. At yan yung pinakawakan ko ni Maria po dito, mga kaibigan, mga kapatid, na mga minahal kay Kristo. At i-assure ko sa inyo na walang higit na maring magpanatili po sa atin ng mga mananampalataya maliban sa ating kaisahan sa pagligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po na-encourage kanina kahit unang salta ako lang dito sa inyong gawain, sa inyong mga pag-usap, nakita ko po na mga tao na nag-in charge sa building, na may mga practical na mga pangangailangan, may mga kabataan po o mas bata-batang tumatayo sa harap, may mga dinala ang Panginoon na maring naging katuwang sa pagtuturo at ministeryo ni Brother Joel po sa inyong kaligitnaan. Yan po yung isang napaka-encouraging sa akin na gaya din niya na naglingkod sa Panginoon. At alam po natin, di ba? Alam po natin na hindi sa ating sarili lakas tayo ay matapagal sa Panginoon. Hindi sa ating sarili kakainan, talino, skills, na tayo ay makapanatili hanggang sa huling hininga ng ating buhay, tayo ay makatagal sa paglilingkod sa Panginoon. But I hope ma-persuade tayo or ma-refresh tayo sa commitment na pinakita ko ng ating passage. Walang ibang mensahe na magpapanatili sa isang mananampalataya sa kanyang devosyon at paglilingkod sa Panginoon sa mensahe ng kanyang pinangawakan, sa mensahe ng kanyang naranasan. Ito yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. May mga tao na excited sa simula, na sumali sa gawain, na express ng pananampalataya sa Panginoon, tinanggap ko si Jesus, magkalaunan sa panahon ng mga pagsubok, nawala. May mga tao na maaaring motivated lang sa emosyon dahil maganda yung entertaining sa church. Nag-stay ng ilang panandalihan, tapos kalaunan, nawala. Pero kung ating balikan po yung ating mga ninuno na mga forefathers, kaya po ng Sunday School ni Brother Andrew, kaya napakaganda. Kasi lahat sa kanya mga binanggit, patunay na mga mananampalataya, naging halimbawa po sa atin na dahil sa kailang magkaunawa sa Ebanghelyo at sa kailang karanasan, ukol sa Ebanghelyo dahil sa Ebanghelyo, anuman yung threat ng buhay o pagsubok na kanyang napagdaanan. Diba? Nanatili. May mga panahon pa nga na ilan po sa ating mga Kristiyano na habang sinusunog ay inawit yung Amazing Grace. Hindi ko alam po. Kilala niyo po yung ganun mga tao po sa kayasayan na tinatanggap ng kusa ang kailang pinagdaanan ko sa buhay, pagamat gaano kahirap. Dahil naunawaan nila, hindi lang naunawaan, naranasan nila ano yung bisa at kapangyarihan ng Ebanghelyo na ginawang biyaya ng Panginoon sa kanila. Dito sa ating passage, ating makita po yung dalawang senaryo, ano? Ukol sa devotion kay Kristo. Una, yung wholehearted na uri ng devotion. Taos puso na uri po ng devotion kay Kristo. At pangalawa, siyempre yung salungat na uri ng devotion kay Jesus. So ating unahin po yung una, yung taos puso na uri ng devotion kay Jesus. Kung inyo makita po yung seating po dyan, ito po yung usapin po ng celebration. Kasi nga, tuwang-tuwa, masaya ito mga kapatid na ito. Kasama si Maria na ang kanyang kapatid na pinakamamahal ay muling binuhay po ng ating Panginoon Jesus. At sino ba sa atin ang hindi matuwa na ang ating kaibigan, ang ating kapatid na dating patay, siguradong patay na, anyat sa himala na ginawa ni Jesus ay muling nabuhay. Diba? Tayo nga, simpleng-simple lang ng ating, wala pa kaming anak, simpleng-simple lang ng inyong mga apo, ng inyong mga anak, ay kumari, pa-hospital na, diba? Kung hindi nadala ko ng biogesic, ano ba, di ko gin?
Siguro sa mga mayroong kakayanan, mayroon silang, may mga doktor silang nag-aalaga sa kanila. Simpleng sakit lang. Dapat ma-maintain yung usapin po ng kalusugan, yung ating health. At gumaling, tayo po ay matutuwa, matutuwa. How much more kung buhay mula sa mga patay? Ang ating kamag-anak, aming kapatid ay binuhay po ng Panginoon. Yan yung katuwaan, kasiyahan na mayroon po sa puso ng mga kapatid na ito dahil muling binuhay si Jesus mula sa mga patay. At itong hapunan nito, hindi na ito simpleng hapunan. Thanksgiving po ito. Recognizing po sa ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kanilang kapatid. At kasama po dito ang mga alagad, di ba? At isa po sa mga nag-express ng devotion sa medyo challenging po na paraan ay si Maria. At anong ginawa ni Maria? Sa verse 3, inyo makita dyan, si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango na mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at hinurasan ang mga paa nito ng kanyang mabuhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Kung ating i-describe po yung taos puso na devotion kay Maria dahil sa kanyang pagkaunawa, sino si Jesus? Ating masasabi ng kanyang devotion, mga kapatid, ay punong-puno ng sakripisyo. Bakit sakripisyo? Itong description ko na mamahaling pabango o isang libra na mamahaling pabango mula sa purong nardo ay banga po ito na sa kwintada po ni Judas na isang accountant na magnanakaw, sabi niya sa verse 6, sabi ni Juan kay Judas, ngunit ito'y sinabi niya hindi dahil nang malasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw. Ano yung kuminto ni Judas bago yung verse 6 sa verse 4? Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya ay sinabi, bakit hindi ipinagbili ang babangong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Napaka, parang unang impression po natin, napaka-concern ni Judas, di ba? Sa madaling salita, sabi nila, sayang yan! Ano bang ginawa ng babae ito? At yung kanyang halaga na binanggit ay sabi dyan, 300 denaryo. Katumbas po yan ng isang liburer sa Israel. Napag-ipunan po yung kanyang sahod, ipunin yung kanyang sahod sa loob ng isang taon. In other words, 1 year po ito ng salary. Ang katumbas ng halaga sa isang banga na binigay ni Maria at pinuhos sa ating Panginoon Jesus. At napakalaking sakripisyo po yan. Bagamat sabihin natin, usapin po yan ng pinansyal, usapin po ito ng salapin na involved, pero hindi po yun yung pinaka issue po dito, kundi yung puso. Ano yung mayroong puso si Maria sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo? Sino ba sa atin ang handa mag-buwis po ng ating 100 salari? Siguro si Pastor Duel. Diba? Yung ating buwan-buwan po na salari, diba? Sa mga may trabaho na, naka-designate na po yan. Ito para kay Aling. Mga bayaran sa utang. Mga maintenance, mga bayan sa bahay, mga kailangan po ng mga gamot sa ating mga anak. Naka-designate na po ang isang normal na tao na may pamilya, ang budget po sa kanyang na kailangan tugunan. Diba? Makikita niyo po na kay Mary, parang wala siyang pag-alala. Ano yung mangyari sa bukas? Kaya magsasabi po natin, grabe itong uri ng sakripisyo na pinakita ni Maria. Again, hindi si Maria po yung bida po nito, yung kapatid nila sa Roma. Kundi anong uring pagkakilala niya at pinagyaman ng Panginoon sa kanyang puso at kanyang isipan na nahayag yung ganitong uri ng devotion sa pagwasak po ng kanyang mamahaling pabango at ilaan para sa ating Panginoon sa Kristo. Malamang po, kung hindi man ito bigay kay Maria, pinagtipunan ko ito ng mahabang panahon. Sino ba sa atin? Mayroon bang magsabi dito na lahat ng yung kita sa buong taon ay inipon at walang naging kaltas? Sa atin po na may trabaho, di ba? Hindi po yan mangyayari. Hindi po buong sahod
ang ating naipon, 20% lamang. Ibig sabihin, kung ating isalin po sa sitwasyon po ni Maria, mahaba, may pasensya, may perseverance na uri ko ng pag-iipon para lang makuha, mabili itong mga mahaling pabango. At malamang inisip ni Maria, unang-unang isip ni Maria kung bakit kailangan niyang makuha, mabili itong pabangong ito, nakatumbos po ng isang daang sahod, hindi ito para sa ibang tao. Maring ito po'y piniprepare niya dahil isa po kasi sa kostumbre o kultura ng mga Hudyo, panahon po ng kasal, yung babae po yung bibigay ng regalo sa kailang kasal. Isa po sa pag-express ng pagmamahal ng babae ay magbigay sila ng kaloob sa kailang asawang lalaki dahil alam po natin sa kultura po ng mga Hudyo, parang sumpa sa kanila kapag hindi makapag-asawa ang isang babae. Lalo sa context po ng Old Testament. May influence po yan maging sa New Testament. At nabanggit ko po sa inyo na maaaring iniipon, pinag-ipunan ito ni Maria, binilihan ni Maria ng ganong kataas na halaga, hindi po para sa ibang tao, kundi para sa kanyang sarili. Pero alam niyo ba, na mayroon twist na nangyari. Noong nakilala niya at nakita niyang ginawa ni Jesus, kung sino si Jesus na bago, ang ganong disposisyon sa kanyang puso, hindi para ito para sa akin. Ano mang mayroon ako, ano mang lahat na mayroon sa akin, hindi pala ito para sa akin, kundi para kay Jesus. Kung yung tingnan po sa ibang passage, sa ganitong kwento, actually, inyong makita na hindi lang po patak-patak ang ginawa ni Maria na pagbuhos kay Jesus. Kundi ang sabi doon sa isang narrative po na kaugnay mo dito ay binasag talaga ni Maria. Binasag ni Maria at ang punto doon, maging yung pinakahuling tulo o drop ng pabangong ito ay hindi niya tinira para sa kanyang sarili. Kundi lahat-lahat ay kanyang binuhos kay Jesus mula ulo at ang pinag-iira dito ay sa kanyang paa. Grabe ka sacrifice. At alam niyo po itong pabangong ito, imported pa ito, hindi ito lumad po sa bansang Israel, galing ito sa isang bansa. At ganun-ganun na lamang ang kanyang ginawa dahil sa kanyang pagkaunawa kung sino si Kristo mga kapatid. Hindi lang po nag-involve po ito ng sacrifice. Ito po yung expression po ng humble na uri ng devotion. Kung ating i-describe po yung taos puso na devotion ni Maria. Diba? Yung pagtanggal po ng buhok, di ba kayo mga babae, mahilig kayong ang tawag sa Tagalog? Tali. Kasi buhok, tali, buhok. Sa mga Hudyo, insulto po yan sa mga panauhin doon sa pagkainan. Kapag ang buhok ng babae ay nakalandad. Kasi, ang tunay po nila sa kanila, bayaran ng babae. Hindi lang yung ginawa ni Maria yung pagtanggal ng kanyang buhok. Yung kanyang buhok ay nagsilbing basahan. Pinungnas niya sa paa ng ating Panginoon Jesus. At nagpapakita po yun na ang ginawa ni Maria ay isang paglingkod po bilang pinakamababang alipin. Alang-alang po sa ating Panginoon Jesus Cristo. Kasi nga, yung kostumbre ng mga Hudyo naman, bago papasok yung mga panuuin sa bahay, mayroong paghugas po yan sa labas ng paa. Ang ginawa ni Maria, hindi po ganun. Hindi po tubig ang kanyang hinugas. Kundi, ang kanyang mismong buhok ay pinunasan, pinahiran ang paa ng ating Panginoon Jesus. Nakita niyo po, regardless sa anumang sabihin ng kultura, anumang sabihin ng mga tao na nakapaligot sa kanya, nakawitness sa kanya, maring may paninira siyang marinig. So sabi, kung hindi lang si Maria, bali. Ito naman ay tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Diba? Isa si Judas ay nag-express ng ganitong pagsalungat kay Maria. Sayang. Walang kwenta yung kanyang ginawa. Pinandas yung napakamahaling bagay. At ganun-ganun lang binuhos, binasag para sa ating Panginoon Jesus Cristo. Malamang, yan din po yung sabi ng mga halagay.
Kasi si Judas po yung nanguna dito eh. At sumunod naman yung kanyang mga alagad na sa ibang narating po, hindi ko lang masahe para hindi lalo mahaba. Sa ibang narating, nagbulong-bulong itong mga alagad sa pangunguna ni Judas. Oo nga no! Sayang, ba't ganyan ang ginawa ng babaeng yan? Diba? Pero alam niyo ba, kahit ang mga disipulo against sa ginawa ni Maria, kahit yung kultura, tradisyon ng Hudyo ay against sa ginawa ni Maria, panggap ni Jesus eh. Ano sabi ni Jesus? Sa verse 7, kaya't sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Inilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin. Ang ganda ng interpretation. Siguro hindi ito masabing allegorical, ano? Pero si Jesus mismo nang sabi, ang uri ng devotion na ginawa ni Maria, yung pag-usap kanya ng maling pabango, ay tinitake ko ni Jesus kaugnay sa minsahe ko ng Ebanghelyo, ang kanyang pagdamatay. Sa pangkulyo ko, sinabing mamatay, kailangan ko ng pahilan ko yun at pabango. At hindi lang simpleng tao ang ginawa ni Maria ng ganun, kundi ang kanyang mismo pagpagligtas. Piniprepare na ni Maria ang paglibing ng kanyang tagapagligtas. At alam po natin, hindi po natapos yung kwento ni Kristo sa libingan. Sabi pa nga niya, ako ang muling pagbubuhay. Kaya dito po sa tanda po ng ikapito na ginawa ni Jesus itong pagbuhay kay Lazaro, nakumplito yung mensahe ng Ebanghelyo. At hindi lang nakumplito, mayroong pruweba na sa sino man na nakaunawa at nakaranas po ng mensahe ng Ebanghelyo, na si Kristo'y pumarito, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan, at wala nang ibang paraan maliban sa Kanya, si Maria ay isa sa mga pruweba ng tunay na pagkaunawa kung sino si Jesus at ang Kanyang ginawa. Maria yung isa sa mga pruweba, proof, sa bisa, sa sino man na nakaranas po ng pagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang sabihin ng marami, panggap ito ng ating Panginoong Jesus. Kinikilala ito ng ating Panginoong Jesus. Maaaring may mga taong nanira po sa isang uri po ng paglilingkod. Pero isang magandang kalakasan sa atin po ito ay hindi po tinanggihan ng Panginoon pagkos kanyang tinanggap. Sa kalawang Korinto, chapter 8, isa po sa mga expression po ng pagkaunawa sa gospel, ito yung may kinalaman po sa giving. But again, maaaring ito ay financial, pero hindi lang po ito yung application po dito. Sa verse 9 ng ikalawang Korinto, chapter 8, sabi dyan, sapagkat nalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa mamagitan ng kanyang kalukhaan ay maging mayaman kayo. So kinukunik ni Pablo yung ministry po ng pagibigay sa gawain ng Ebanghelyo sa kamatayan po ng ating Panginoon Jesus. Bagamat mayaman si Jesus, nagpakalukha, alang-alang sa atin. Pero ano yung pinatunayan ni Pablo dito? Kung yung etras po sa simula po ng mga talata sa chapter 8, kinukumit ni Pablo ang ministeryo na mayroon po ang mga kapatidan sa Macedonia. Sino ba sila? At ano yung kailang kalagayan? Verse 1 ng chapter 8. Ngayon, nais namin malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan. Napaka-grabe no yung kanilang sitwasyon, napaka-mahirap. Mahirap pa sa pandemic. Sobra-sobra ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. So hindi po naging hadlang yung kanilang kahirapan, ano? Yung kanilang mga pagsubok na panapagdaanan na hindi sila makaambag sa gawain at paglilingkod sa Ebanghelyo. Verse 3, ako ay makapagpapatuloy na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayanan. Bagamat mahirap po, pero nagbigay sila ng kusang loob ayon sa kanilang kakayanan. At higit pa sa kanilang mga kaya. Grabe. Yan po yung mga tao ng tunay kong nakunawa sa Ebanghelyo. Again, ulitin ko po, hindi lang financial ito nung sabihin. Maging yung ating buong buhay. Ano man yung mga spirito ng ating buhay,
alang-alang sa pagkilala kung sino si Jesus, sino nga nito yung pagligtas. Maging mayaman tayo sa ganung ulit po ng paglilingkod. Tinanggihan pa ni Pablo sila eh, di ba? Sa verse 4, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inasahan. Ito yung susi po sa verse 5. Kung bakit ganun na lang sila, nauri po na maglingkod para sa Panginoon. Kahit na sinabihan ni Pablo na huwag na muna, kasi alam ko na maaaring kayo ay mahirap, maaaring kayo ay salat sa maraming bagay. Sila pa nga ang nag-iusap kay Pablo na huwag mo kaming tigilan, Paul. Pero ano susi sa verse 5? At ito ay hindi tulad sa aming inasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yan kasi yung pinaka, isa sa mga pinaka-problema po ng mga manampalataya, mga kapatid. Kapag hindi po buong-buong binigay yung sarili, parang lahat ng bagay ang hirap binigay sa Panginoon. Hindi lang siguro financial, hindi lang usapin po ng sa mga material ng bagay, kundi panahon, commitment. Kung ang ating sarili po ay hindi po wholeheartedly na ibigay sa Panginoon sa paglilingkod, hindi tayo maging kagaya. Hindi tayo lalago kagaya po ng mga kapatidan sa Macedonia. Despite sa mga persecution, suffering sa ilang pinagdaanan, gagawa ko ng paraan, Pablo, na maituloy yung gawain para sa Panginoon. Gagawa kami ng lampas pa sa aming mga kakainan para lang kami makaambag sa paglilingkod at alang-alang sa Ebanghelyo. Kahit na tinanggihan sila ni Pablo, ay nandoon yung kailang pagkursigin. Anong dahilan? Unang binigay ang kailang sarili sa Panginoon. At once na mibigay po natin ang patuloy yung ating sarili sa Panginoon, yung lahat ng mga kabilang na ito ay hindi po, hindi tayo mahirapan na ibigay sa Panginoon. Maraming panahon man, maraming katapatan man sa paglilingkod, ay ating mailaan po yan at alam po sa ating pagkakilala sa Panginoon sa Kristo. So, yan po yung impact ng gospel, mga kapatid, na naunawaan ni Maria at nahayag po sa kanyang paglilingkod despite sa mga critics na mayroon po si Maria. Kung yung pansin po yung passage kayo na sa verse 3, bandang dulo, yung kanyang ginawa po itong pagbasag, pagbuhos kay Jesus, sabi doon sa huling talata sa verse 3, at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. I hope hindi lang ilan sa atin, ano? Nanawa, darating po yung araw. So, hindi ko po gaano kayo, hindi ko po gaano kilala kayo, pero isa sa mga panalangin ko dahil kabilang po ang SGC na nakwento, nabalita sa Witnidriba po ang mga gawain kabilang po sa mga panalangin po ng mga simbahan. Isa sa mga panalangin na maaaring po ibahagi sa inyo tungkol dito, pautay po sa ating mensahe, na sana balang araw, hindi man ngayon, kundi kasunod ng mga buwan, kasunod ng mga taon, sa inyong pagpatuloy, ano man ang pagpapalan ng Panginoon, pabor ng Panginoon sa inyong gawain dito, makita kayong lahat na maaaring nag-exil sa paglilingkod at sa pag-express ng inyong devotion sa Panginoon. Sa punto na maaaring ang mga tao makakilala sa inyo, mapangama, mapahinto, malamang sa ginawa po ni Maria dito na patigil sa pagkain ng mga alaga. At lahat ng kanilang atensyon ay nakatitig, nakatuon kay Maria sa kanyang ginawa. Napaka-amazing. Hindi lang siguro negatibo yung kailangang masabi dito, pero sa mga taong tunay na nakaunawa, nakaintindi sa kanyang ginawa, kung ano yung nag-motivate kay Maria. Maari silang makapagtikong bibig sa uri po ng paglilingkod. Alam nyo ba, walang ibang pwersa o kapangyarihan na iangat tayo sa ating, sabi po natin, mediocre na uri ng paglilingkod maliban sa ating paglago sa pagkaunawa. Sino itong nagliligtas sa akin? Sino itong Jesus na nag-ahon sa akin mula sa putik?
At ano yung ating tugon sa kanyang ginawa? At hindi pa sapat yung ating buhay. Ang ating tugon, idaan sa kanya upang siya'y aking paglingkuran ng buong katapangan. Because Christ is more than enough. Sa ganong pagkaunawa po, mga kapatid, knowing po na tayo nasa isang context ng gawain, ng isang local church, paluban ng Panginoon, ma-encourage tayo as we face the future po, sama po ng ating pinapanlaing ministeryo dito sa Palawan. Gamitin kayo ng Panginoon lalo. Sa ganitong uri ng devotion, sa ganitong uri ng paglilingkod, tula, bunsod ng inyong naranasan ng Panginoon. At nais nyo rin na hindi lang kayo, hindi lang tayo yung ganitong may excitement, kundi yung mga tao na may mabalian ng ating banal na mabagian po ng ganitong minsahe na may lubos-lubos na ulit po ng pagliligtas. Hindi ko na gano'ng ipaliwanag si Judas kasi ang ganong uri po ng contrast na uri ng devotion na pinagkita ni Judas, alam natin na si Judas po ay iniligtas. Dahil iniligtas, ibig sabihin, hanggang durong lamang yung kanyang pagkaunawa kung sino si Jesus. At kapag ang mga tao ay hanggang ganun lang, sila po yung hadlang sa paglusad, sa pagpanawig ng gawain ng Ebanghelyo. Sabihin palagi, huwag ka mapunta doon, sayang lang. Ibisikita pa tayo ng marami dito. Di ba? Ito yung mga tao na walang tunay na karanasan ng Ebanghelyo. Yan si Judas. Naging traidor kay Jesus. Naging traidor sa kanyang mismo Ebanghelyong pinanghawakan. Dahil unang-una, hindi niya tunay na nakaranasan. Napakasalungat yung kanyang ginawa. Kung kay Maria ay buong pusong nilatag lahat ang kanyang pwedeng maibigay sa Panginoon, pati yung kanyang kinabukasan. Basta lamang, may pinta sa mga tao, ito ang uring paglilingkod na tinanggap ng Panginoon. Magpalago tayo sa ganang uri ng paglilingkod. Kung gaano kalalim, kung gaano kalapad, kung gaano kataas yung naging impact ng Ebanghelyo kay Maria, ganun din ka, lalim, kataas, kalawak, yung paglayo sa puso ni Judas. Isang napakalating sayang ang maglingkod sa Panginoon. Pero sa atin ng mga mananampalataya, sa atin na nandito, hindi sayang. Ito yung ating buhay. Dito tayo binawal ng Panginoon. At isang karangalan na tayo ay gamitin sa patuloy po na paglawi ng kanyang magiging balita. Manalangin po tayo. Ang nagilang Diyos, pinupuri ka namin ang iyong banal na salita. Maraming limitado pa ng aming bukas, Diyos. O ang limitado ang maging impact na iyong sa amin. Sa aming kapitan. Kaya ang Diyos na kami ay magbibigay.